Ready na ba kayo? Game na ako. Standing by. Kinabukasan, kinumpirma ni Ador si Lexa, aka Mila, kung bakit bigla itong nawala, kung kaya't idinahilan ni Mila. Nakatulog umano si Ador, kung kaya't hindi natuloy ang kanilang plano. Hindi pa rin makapagpigil si Mang Lando, lalo na nang muli niyang makita si Ador, kung kaya't naglalaro na sa kanyang isipan ang walang humpay na panggugulpin niya kay Ador gamit ang kanyang tubo hanggang sa mabawian ito ng buhay. Sa kabilang banda, nakatanggap ng isang regalo ang isang kasambahay na para kay Doña Cielo. Buti na lang ay naagaw ito ni Carlos, dahilan kung kaya't siya ang unang nakaalam ng katarantaduhan ni Ador, kaya agad niya itong pinuntahan at ipinasunog ang lahat ng gamit sa pagpuporno. Bago pa ito malaman ng kanyang mama, ngunit matalino si Max kaya nahack niya ang laptop ni Doña Cielo, kaya naman napanood niya pa rin ang mga nasabing video. Kinausap ni Mila si Estela na kumalas na ito kay Ador. Ngunit natatakot si Estela na baka balikan siya nito. Sinabi ni Mila na subukan umano ni Ador dahil sa oras na lumabas ang kahayupang ginawa nito ay mismong pamilya niya mismo ang tutugi sa kanya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita na ng buong pamilya ang video at mismong si Ador ay hindi nakapagsalita. Dahil naman sa sobrang galit ay pinagpapalo ni Doña Cielo si Ador dahil sa pagdungis sa kanilang pinakaiingat-ingatang pangalan. Ngunit sa kabila nito ay itutuloy pa rin nila ang pagdalo sa event. Inutos ni Doña Cielo kay Carlos na kinailangan nilang mahanap kung sino ang nagpapakalat ng mga video ng pinoporno ni Ador. Mailigpit agad ito bago pa man lumabas sa publiko. Mga kapamilya, mas tumitindi ang tensyon at kaganapan dito lang sa teleseryeng hindi ka patatahimikin gabi-gabi, ang Dirty Linen.